Bumpreville. Naiisip na akong pangalan, Jaya. Jiro. So, alam niya na, kung kinilik niyo tong video na to, talagang magiging too much information. Ang sakit ng balakang ko. First time namin mag-SM lahat. Kasama si Jaya to. Kailangan talaga nakapikit para manamlamlam sa amin. This is my family. Ay, tulog ka na naman. Ay, loko eh. Ang lakas nga nung amoy nung ano. Clorox. Pagpasok. Oo, pagpasok hindi ko. Hindi, bago pa maglinis ng banyo si ano. Bago pa siya maglinis ng banyo, yung amoy ng mantika. Hindi ko talaga gusto yung amoy ng mantika. Mm. Tapos labas-pasok ko pa, kaya pumapasok yung amoy mo. You did this. Tatanong mo, paano yung ginawa mo? Ikaw may kagagawa nito. Masisino naman ako. Tulog mo na lang yun. Finish na, Juke. Ayan, kakatapos lang ng session. Hey! It's your burger! Ha? It's your burger! Oh, kain ka burger, please. Wait. Kain burger. Bakit? Ha? Bakit? Burger! Ay, may sugat yung tenga. Nangyari sa ears mo. Naku po. Bakit niyak? Bakit? Good morning, guys. Pagising ko, ito yung hinahanap ko, yung tuna mayo. Hindi pa dumidilat yung mata ko. Yun talaga yung nasa isip ko pa. Sa ko ng tuna mayo. Ginawan ako ni Papa ng tuna mayo. Tapos, binubuksan ko itong bintana para, makapasok yung araw. Kailangan maarawan na kayo. I need vitamin D. Kasi bali wala yung calcium na iniinom ko kung hindi yun ma-absorb ng walang vitamin D. Kailangan may araw. Morning sun. Charot. Calamansi pala na. Mazio. Healthy lang galong ko na. Ay, masarap. Naubos ko, yung pandesal. Naka-apat yata ako, love. Apat. No, apat. Apat nga na tinapay. 12 yun. 10 yata yun. Tatlo. Mas marami pa yung nakain ko. Marami ba? Akala ko apat lang. Okay lang na satisfy ang aking craving. Kasi hindi mo talaga ako mahilig magtinapay, diba? Ngayon lang ako naghanap ng tinapay. Sabi ni baby, gusto daw niya yung tinapay. Marareklamo ka ba? Lahat ng sinasabi ko, binibili naman niya. Lahat ng cravings ko. Ngayon ang aking routine, pagkas mag-breakfast, kailangan ko mag-breakfast kasi umiinom ako ng gamot. So, pagkainom ka na naman ito ng Hera Jess, tsaka ng Iso Supreme Borlog na naman ako niyan. Malamang. I'm feeling better. Naligo lang ako. Umidlip akong konti. Kasi yung pagising ko, medyo hilo pa rin. Pero naligo lang. Ayun, okay na ulit. By the way, alam niyo ba pag naliligo ako, ito na yung pinapakinggan ko. Ayan. O, diba? Johann Sebastian Bach. Ayun, yun na yung pinapakinggan ko ngayon, classical music. Kasi naalala ko kay Jaya. Yan yung pinapakinggan ko nung buntis ako. Tapos, tingnan nyo naman, naging creative yung anak ko, diba? Tama nga, si Kits lang din na nagsabi sa akin nung dati. Sabi niya, makinig ka ng classical music. Mga ganun. By the way, si Jaya busy ngayon, ginagawa niya yung mural. Baba ko nga ito kasi nahihirapan ako. Uy, grabe. Ginawan ko lang ng paraan to, guys. Yung ito, kasi wala nang brangkasya sa akin. Ito na lang yung nag-iisa. Kaso, ito kasi may strap. Kaya ako nakabihis kasi meron akong posting ngayon. May deadline. So, kailangan ng kulay pink. Kaya nasuot ko tuloy itong dress na to. Kahit nandito lang ako sa bahay. Pero mamaya magpapalit din ako kasi obviously, hindi ako masyadong makahinga. Tapos, tingnan nyo. Bump reveal. Butong papan yung lagay na yan, guys, ha? Nagposo ako kahapon. May nag-comment na taba lang daw yan. Feeling ko nga din kasi sabi rin ng boobs ko. Ay, grabe. Tapos, yun, guys, sabi nyo, baka kambal daw. Tapos naloka ako nung susunod na ultrasound. Dalawa nga, nagtatago lang pala yung isa. Pero, yan ko, kambal or hindi, okay lang din naman. Basta okay na kami, wala nang problema. Nakakamiss yung, yung gumagalaw-galaw, yung nagtatrabaho. Chill-chill lang ako kasi nga kagaya kanina sa mga, yung pag may mga naamoy ako, nakakaiba yun. Doon nagsisimula talaga eh. Actually, hindi naman ako mag-argue, nataba siya. Alam niyo, nakakatako na yan.
nung ano pa lang, January pa lang, pinapahawak ko nga kay Lynn. Sabi ko, paano tingnan mo? Lalo sa kaliwa, hawak kami yung left side ko dito sa bandang pusot. Sabi ko, parang mas umbok siya kaysa dun sa kabila. Or siguro kasi dahil yung tahi ko. Ano man tawag sa traditional na cut? Alam ko lang kasi bikini cut eh. Pero hindi ako bikini cut. Yung pahaba. Oo nga. Mukhang taba nga lang. Pero konektado na siya hanggang sa puson. Hi, Pogi! Hi, baby boy. Baby boy. Baby boy. Hi, my baby boy! Nagpalit ako ng damit kasi... I cannot yung garter, kating-kati ako. So, ayan na lang. Mukha naman siyang pink, diba? Kailangan kasi pink eh. So, ayan. Kumakain kami ni Papa. Hindi ko matake yung pagkain. Naiiyak ako kasi gusto kong kumain. Kaso, pag once na sinubo ko na, nahihilo ko. Bakit ganun? Ayaw ni baby ng tortang talong. Tsaka yung kumuha kasi si Kits ng sisig, may mga pagkain talagang tsaka yung alam yung para umaangat, may umaangat. Ito kami kumakain eh, kapag naaamoy ko sa kwarto. Grabe, ang silent ko naman. Baka nagalit sa akin, Papa. Galit ka sa akin? Tumumpork, ha? Galit ka sa akin? Parang nabubwisit ka sa itsura ko. Ayokong tingnan pagkain mo. Ikaw nagsabi nito eh. Ikaw nagsabi nung tortang talaw. Pero nag-okay ako. Akala ko okay. Kaya lagi ako tinatanong niya kung anong gusto kong pagkain. Kasi... Gusto mo ng pork bat choy Tagalog? Ayaw. Yung talagang ka. Ayoko din. Masin. Wag na. Okay na ako. Pwede daw dine-in. Bata. Baka sabihin mo kaya ako nag-arte-arte kumain dahil gusto ko ng ramen na. Hindi parang ayaw ko ni. Baka nga mamaya ending pagdating natin dun, ayaw ko naman pala. Kasi nag-ano ko, sabi ko nung isang gabi pa, gusto ko ng ramen. Kuroda, yung ano, yung parang may bagoong. Anong pangalan nun? Yung gustong-gusto natin. Hindi ko nakain, nagalaw halos yung pagkain ko. Masarap naman siya, kaso ayaw nang bituk ako eh. Ang bilis sumaba ng buhok ko sa ilaw. Parang last week. Oo, last week lang ako na gano'n. Tapos ngayon, ang ano na kaga dito. Ngayon, no? Pero ang ganda ng hair ko ngayon, ang ano, ang shiny. Tsaka ano, ang ganda nung gawa ni Sabina. Sabina makeover. Tingnan nyo yun dito sa taas. Ang tawag dyan yung baby highlights. Ang ganda. Yan na yung sa ano mo? Reservation mo? Mama! Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Tatay. Paano naman kasi? Hindi mo kasi nagsabi! Tuwa pa ako, ginahabang pa. Eh, ikaw kasi, gusto mo, di ba? Maria. Buti pa si Juju lang. Uy, si Ju. Speaking of names, may mga naiisip na akong pangalan, Jaya. Kasi nunod kami ng vlog nung buntis ako kay Ju. Pinakalanan talagang palo natin nung ano, maaga pa lang may pangalan na si Ju. May naisip na ako para sa boy. Pero hindi ko alam kung aprobado kay Papa Kits. Jiro. Mm-hmm. Okay lang. Ayaw ni Papa Kits? Ayaw mo? Kasi kailangan yung J, medyo kaiba kasi Jaya, Ju. Jiro pangalan Jiro. Nung artista yun na... Si Jiro Manyo. Diba? Ako, yun naman akong maaalala. Naisip ko lang gusto ko yun. O, di mag-isip ka ng iba pa. Pag lalaki, pag girl, wala pa ako naisip eh. F. Sa F? Wala pa ako naisip. Kailangan FR din ba? Sa remarks, wala. Jufran. Actually, si Franco din. Si Franco Ju. Jufran. Habang nagme-makeup ako, kwentuhan na lang tayo. No? Miss nyo ba yung mga kwentuhan natin? Wala naman tayong ibang ginawa dito ngayon kundi magkwentuhan. Wala naman kasing ganap, no? At saka hindi naman ako pwedeng magkaroon ng ganap. Anyway, maglalagay lang ako ng, as usual, soothing gel. Ang dry ng skin ko! Sobra! Sobra! Alam nyo yung may nakikita ko nagbabalat dito. Sabi ko nga kay Papa Kits eh. Nagpalit ako ng facial wash ko. Yung dating hindi ko gusto, yung Aqua Lock na facial wash, yun na yung ginagamit ko. Alam niyo kung bakit? Kasi ang dry. Feeling ko sinisip-sip lahat ni baby, lahat ng ano ko, moisture. Tapos sobrang uhawin ko. Alam niyo, grabe, nakakailang baso ko ng tubig. Alam ko maraming gustong malaman ko ano yung mga symptoms ko before ko malaman na positive. Maraming nagre-request niyan. Sige, share ko ngayon habang ako yung nagme-makeup. L'Oreal Infallible, as usual, Golden Sand. Tapos Blendy ang gagamitin ko ngayon.
Unang-una kong naramdaman, guys, na matagal ko na ang dinadaing sa inyo noong December, bago pa magpasko yun eh. Ang sakit ng balakang ko. Feeling ko, ayun, yun yung start na nag-ovulate ako. Hindi ko tinatrack yung ovulation ko, guys, ha? Pero most probably, bagong taon nagbuo si baby, feeling ko. So, ayun, sobrang sakit ng balakang ko, tsaka yung likod ko, yung lower back, ba diba? Yun yung madalas na dinadaing ko noon. Tapos nawala siya, bandang first week, mga ganun. Sumasakit pa rin siya, pero hindi nakagaya ng December. Hey, baby! Balik dun! Nag-therapy yun. Balik dun, baby! Balik! Hey, close the door, please. Thank you! Tumatakas yun. Minsan-minsan. So, yun yung unang-una. Pero hindi ko ba siya in-associate sa pagbubuntis? Kasi nga, syempre, masyado pang maaga. December pa lang, nafe-feel ko na yun. Pero alam ko na napagod ako nung 24. Pagod na pagod talaga ako nun. Kaya isa sa mga reason din yun. Tapos, sumunod pala yung sakit ng balakang. Una, yung sakit sa likod. Tapos, sumunod yung sakit sa balakang. Yung sakit ng balakang ko, alam niyo yung para kung nagle-labor. Ganon. So, siguro, kasama na rin yun sa pag-ovulate. Kaya ako sobrang aware sa mga nararamdaman ko kasi kinakapa ko na yung pakiramdam ko dahil nga we're trying. So pagkatapos no, nagsimula na yung left side na cramping na never kong naramdaman bago ko magkaroon. Usually pag nagka-cramp ako, yung sumasakit ang puson, usually yan kapag bumuhos na, pag lumabas na yung mens ko, saka sasakit yung puson ko. Never before. Hindi ko maalala kung nangyari sa akin yung before. Ay, parang. Pero hindi siya yung tuloy-tuloy. Alam niyo yun? Parang steady na sakit. Hindi ganun. Kumbaga may konting kirot lang, tapos mawawala, tapos magkakaroon na ako. Hindi yung ganun katagal. Ang tagal kasi, parang more than a week na ganun ako. Nagsimula yung left side na cramping ko. Tinitingnan ko yung notebook ko kasi doon ko sinulat. Dito ko sinulat lahat nung nararamdaman ko. At saka kung kailan ko siya naramdaman para mas accurate ako. Left side na cramping, nagsimula siya. Mild lang ah. Nagsimula siya nung first week ng January. Tapos on and off yun. Sumunod, eto na yung nagkaroon na ako ng feeling na ay, iba na to. Feeling ko buntis na ako. Yung boobs ko masakit. Alam ko yan guys. Kasi kay Junon, parang nagbibiroan pa kami ni Ate Joyce na feeling ko buntis ako. Ate, tingnan mo nga yung boobs ko. Tapos yung pinakita ko sa kanya, sabi niya, ay, oo, buntis ka. Laki ng areola ko. So yun yun. Pero hindi ako nag-test doon. Kumbaga parang, nisip, ano lang, wala naman kasi ako ibang nararamdaman that time. So parang, hindi yan. Ngayon, na-confirm ko na isa sa mga unang symptoms ko yan, na kapag nag-iba na yung itsura ng bobelya ko, yun, na-confirm na. Ngayon, guys, ang feeling ko niyan, yung pananakit ng boobs, ngayong alam ko na nabuntis ako, alam niyo, para ako nagagatas, lalo na sa madaling araw, minsan magigising ako na parang kailangan ko magpatede. Ganong feeling. Ang bigat-bigat niya talaga. Parang ganon yung sakit niya eh. Parang maliit, tapos palaking ganon. Tapos ganon. Ganon siya. Ganon yung feeling. Tapos yan, consistent yan ngayon. Every time na tulog ako, ganyan. Ganyan nararamdaman ko. Tapos napansin ko pa sa boobs ko, yung parang may pimple. Ang tawag dun yung Montgomery glands. Yun kasi yung naglalabas daw ng oil. Parang ganon, para mas madaling mag-dede yung baby. So yun, yung mga parang bumps dun sa may areola. So alam niyo na, kung kinilik nyo tong video na to, talagang magiging too much information or TMI. Nung nag-positive na yung pregnancy test, ayun na yung mga nafe-feel ko na yung sobrang pagod. Na until now, kasi nasa first trimester pa rin naman ako. Pagod ako lagi. Pagising pa lang, pagod na. Wala pa akong ginagawa. Nag-CR lang ako. Pagbalik ko dito, pagod na naman ako. Tsaka ultimo paliligo. Napapagod ako. Wala akong na-feel na ganyan nung kay Ju. Though, iba-iba naman ang pagbubuntis. Naalala ko yung pagkahilo na feel ko yan kay Jeya. Pero, ang tagal na kasi. 17 years na. Kaya hindi ko na, alam niyo yun. Basta alam ko, nagsusuka ako nung time na buntis ako kay Jeya. Pero ngayon naman, hindi naman ako nagsusuka. Pagod ako lagi. Pero hindi ako makatulog ng matagal. Kunwari, pagka matutulog ako usually alas 11. Tapos, iihi ako ng alauna. Gising ako ng mga 30 minutes niya. So, pipilitin ko lang makatulog. Tapos, maya-maya, wiwi na naman ako. Bandang mga alas 3, ganyan. Tapos, minsan hindi na ako makakabalik sa pagtulog. Nawawala na yung antok ko. Ganon yung routine ko, madalas ngayong first trimester. Ah, ito pang naaalala ko, sobrang nilalamig ako tuwing umaga. Ngayon kasi medyo okay na. Pero yun yung weird. Kasi hindi naman ako lamigin. Mainit din ako. Pero hindi ako yun to the point na nag-chills. Yung nanginginig yung panga. Hindi ako lamigin na pawisin ako. Yung lamig na nagiging komportable lang ako kapag nag-medyas ako.
kasi yung paa ko ang lamig-lamig. Tapos yung usual, kasi ganito naman talaga ako kahit nung dati pa, kahit hindi ako buntis, yung laging gutom. Tsaka sinisikmura. Sinisikmura hindi. Pero ito, nahihising ako ng sinisikmura. Nagsimula yan January. Alam ko, nag-post pa ako ng, sa IG story nun, kaya ang dami nagtatanong, buntis ka na ba ate? Kasi madaling araw ba ako nag-post nun? Or bandang umaga. Ang pinost ko nun is yung sa Our Kitchen Food na lemon garlic tinapa. Yun yung kinain ko to the rescue kasi wala pang lutong pagkain nun. Grabe yung sikmura ko nun talaga. Ngayon din naman ganun, pero sa gamot. Kasi ang dami ko iniinom na gamot eh. Kaya madalas talaga ako sikmurain ngayon. Okay, next is yung bloating. Sobra yung pag-bloat ko ngayon. Tsaka ano, yun, constipated. Kaya nga feeling ko kaya malaki masyado yung chan ko ngayon eh. Pero pangatlong baby talagang normal na daw. Siguro yung uterus ko, dahil nga pangatlo na, parang ay, okay, alam ko na buntis ka. Okay, go, go, go. Kaya mas mabilis na lang mag-show pag pang ilan na, diba? Pero ito yung pinakamalala feeling ko, yung bloating. Kasi yung grab yung utot ko, naawa na ako kay Papa Kids kasi naalagaan niya na nga ako. Tapos wala akong ginawa kundi umutot. Pag nandito sa kwarto. Ngayon medyo nabawasan na siya. Pero nung ano yun, ang pinakamalala bandang 5 weeks, 6 weeks. Yun ang pinakamalala. As in, 3 beses or 4 beses sa 1 oras. Wow. Tapos malakas na utot, guys, ha? At saka yung mahaba, yun talang oh, kay Papa Kids. Pero ano, sabi ko, kailangan ko ilabas pa kasi ang sakit ng chan ko. So, kailangan ko talaga siyang ilabas. No choice. Tapos, dumating din yung point na sobrang constipated ako kasi nga, syempre, tinigil ko na si Coffee Right. Kasi malaking tulong talaga sa akin si Coffee Right dahil, you know, hemorrhoids and constipated. Pero inano na ako ng doktor, ng OB ko na okay akong mag-fiber, mag-psyllium fiber. So, psyllium fiber na lang ako everyday. Kasi hindi ko rin pwedeng pabayaan dahil baka bumalik ang almoranas. Kasi nga, diba, last year lang pinatanggal ko yun. Baka bumalik na naman siya, yun ang kinakatakot ko. Tapos na-feel ko nga yan nung isang araw eh. Sabi ko, parang may na-feel akong napunit na naman. Sabi ko, sana hindi. Pero hindi ko talaga pinipilit yung sarili ko. Pagka hindi pa ako napupup, hindi ko pinipilit. Tsaka sandali lang ako sa inodoro. Kasi once na umire ka, dun pwedeng lumabas eh. Kaya kailangan talagang, inaalagaan ko talaga yung pet ko. Kasi ayoko nang ma-experience yung na-experience ko last year. Baka mamaya, bumalik na naman siya. Tapos patanggal ko na naman. Hindi ko na kaya. Sa totoo lang, feeling ko babae. Babae siya kasi ang dami ko nararamdaman. Nakakompare ko lang ha. Kasi kay Ju, walang-wala talaga. Alam niyo yung parang, oo, buntis ako. Pero wala akong nararamdaman ganito dito. Ngayon, sobrang naartihan na nga ako sa sarili ko kasi ultimo pagkain na parang gusto kong kumain pero pag nandyan na yung pagkain, naawa nga kay Papa kasi minsan kasi bibili siya tapos pag nandyan na, hindi ko gusto. Minsan pipilitin ko kasi pinilit ko kasing kainin, nahihilo ako. Tapos nagkaroon din ako ng ugat. Parang malaki na yung chan ko nung kay Ju, nung nakita ko yun. Yung parang may varicose veins, pero sa ilalim ng dede. Sa ilalim as in sa may bandang chan na. Meron ako kabilaan. Sabi ko nga, alam, aga-aga naman. Bakit ganun? Pero wala naman ako ibang na-feel. So, feeling ko baka dahil nga yun, advanced na mag-isip sila yung aking reproductive system. Sobrang lakas ng pang-amoy ko ngayon, guys. Kaya nga, hindi ako lumalabas dito eh. Kasi, ang pinaka-trigger sa akin is yung pinapakulo ang karne. Alam niyo naman, nandito yung lugawan. Talagang once na maamoy ko na yan, iba na yung pakiramdam ko. Kaya paglalabas ako, kahit dito lang, kasi pumapasok sa loob ng bahay yung amoy ng ano yung luto ng lugawan eh. Minsan, pag, lalo na paghalo-halo na yung amoy, dati na enjoy ko yung amoy na yan kasi parang, oh, sarap, nagugutom na ako. Ngayon, pag naamoy ko siya, hindi na gutom yung nafe-feel ko, hilo. Ayoko rin yung amoy ng nilulutong dinuguan. Mga 2 linggo na ako hindi kumakain ng dinuguan. Noong January, kumakain pa ako kasi, di ba, may time na hindi kami nag-open. So, na-miss ko yung dinuguan. Tapos, after noon, nag-iiba yung ano ko, nag-iiba yung type ko na pagkain. Tapos ngayon, hindi rin ako naglulugaw 1 linggo na. Kasi parang hindi na yun yung hinahanap ko. Tinapay naman ang hinahanap ko. Parang ano ba, season? May season, anak? Kung ano yung bet ko. Tinapay hinahanap ko yung puto. Ayan yung gustong-gusto ko ngayon. Tsaka yung sotanghon. Kaso nangangati ako sa chicken ngayon eh. As much as possible, iniiwasan ko kumain ng manok. Dahil pag kumain ako ng manok, kahit kagat lang, ang bilis ko mag-rashes. Though, pwede naman sa buntis yung cetirizine. Pero hanggat
kaya kong iwasan. Iwasan ko na lang, di ba? Ayun, nasabi ko nga, matindi yung hilo ko sa pagkain. Basta pag nagsimula na yung sa amoy, pag meron akong hindi nagustuhan na amoy. Yung iba kasi, nagsisimula yung pagkahilo nila, paggising pa lang sa umaga. Ako, once na may maamoy lang ako, saka lang magsisimula yung hilo ko. Pero, nag-times 2 yung mga na-feel ko ngayon kasi, dalawa yung iniinom ko na pampakape. Tapos, 3 beses sa isang araw. Yung malala, yung nakakahilo talaga, isa sa umaga, isa sa gabi, yun yung parang feeling ko sa bunga ko. Paano mo nalaman? Charis. Alam mo yung feeling na parang gusto mo lang humiga, parang umiikot yung paningin mo, ganun. Yung Herajest, matindi yun guys. Kaya pala ako umiinom ng Herajest at saka ng Isox Suprit or yung Dovadilan. Kasi nga, meron ako subchorionic hemorrhage na after a week, by next week, nakaschedule ako ng ultrasound na naman. Pang ilang ultrasound ka na? Pang-apat? Yeah, pang-apat na kasi nga, binabantayan kung kumusta yung bleeding sa loob. So, yun nga dahil sa subchorionic hemorrhage. Hindi naman talaga ako sinabihan ni doktora na mag-bedrest. Kaso, dahil sa nafe-feel ko, kailangan ko mag-bedrest dahil yung mga gamot matindi. Mapapa-bedrest ka rin talaga. Nagpapasalamat nga ako ngayon eh. Kasi kahit pa paano, nagkaroon na ako ng energy. You know, mag-makeup. Kasi wala talaga akong motivation na gumawa ng kahit ano. Kahit yung manood sa Netflix, alam niyo bang tinigil ko yan? Madalas nakatingala lang ako. Dito nakatitig sa bintana. Weird nga. Wala akong energy na gumawa ng kahit ano. Nilipat ko yung iMac dito kasi sabi ko magdadasims ako. Ayoko din. Wala talaga akong kagana-gana. Talagang hindi rin ako nagparamdam sa social media ng matagal kasi wala. Wala talaga ako sa mood. Talagang inubos talaga ni baby yung energy ko para sa kanya. Sinipsip niya talaga yung energy ko, which is okay lang din naman sa akin. Yung mga ganito, syempre sa umpisa lang yan. Thankful ako actually na may na-feel ako. Kasi, lalo na pag first trimester, hindi ka pa sure, 100% sure talaga. Yung presence ng mga symptoms, parang natutuwa ako. Kasi lalo na pag kunwari, nagising ako isang umaga, sabi ko, parang hindi masakit yung boobs ko ngayon. Lagi kong sinecheck yun sa salamin, yung boobs ko. Parang kong tanga. Na ano, mabuntis pa ba ako? Alam mo yung mga ganon. Though hindi ako nag-spotting, kahit may subchorionic hemorrhage ako, hindi pala ako nag-spotting guys ha, wala. Kaya, yun nga rin ang sabi ni doktora. Kasi tinanong ko yung size, kasi baka mamaya. Iba kasi yung pagkakasabi niya sa akin. Para ina-expect ko kasi normally, ina-expect ko sa doktora, eh, hindi yan, okay yan, huwag kang mag-alala, mga ganon. Pero yung explanation sa akin ng OB ko, parang hindi niya tinaasan yung expectation ko, parang ganon, in short. Pero okay lang din naman, at least para mas maging maingat ako sa mga ginagawa ko, at mag-bedrest talaga ako. At saka tinakot din niya actually si Papa Kits, kasi nga baka daw mangulit. Kasi syempre naka-pelvic rest ako eh. Bawal. So, no contact. Oh, ano man si Papa. So, totoo lang. Nawa na ako sa kanya. Pero, konting tiis lang para kay baby. Gusto mo eh, diba? Nabubisit na kaya ito si Papa Kits kasi lagi ko sinasabi. Gusto mo, diba? Ah, eto ba? Pag nagbabrowse ako sa Instagram, kaya nga hindi rin ako nag-Instagram ng mga ilang araw kasi lahat na lang ng post, lahat ng reels, lahat na lang na mapanood ko, naiiyak ako. As in, sobrang babaw. Ganun talaga, yung hormones yun eh. Iyakin na talaga ako before pa, pero ibang level ngayon talagang. Napanood niyo ba yung If Something Happens to Me sa Netflix? Ayun. Nag-iiyak ako doon. At saka nanood ulit ako nung click yung kay Adam Sandler. Ay, grabe yung hagulgul ko doon dahil ilang beses ko na napanood yun pero iniiyakan ko pa rin siya ulit. Di ba kasi napanood ni Jay? Ayun, nanood kami. Grabe, iiyak ko. Kasi yung iiyak na hikbi ah. And last na idadagdag ko is vaginal discharge. Kaya nga ako pinag smear yung gram stain kasi nga baka ito yung reason kung bakit ako may subchorionic hemorrhage. So, ayun nga, nakita na meron akong BV or bacterial vaginosis, which is chronic sa akin. Ganyan din ako kay Jeya. Kaya nag-preterm labor ako noon kay Jeya dahil sa vaginosis. Hindi siya STD, guys, ha? Explain ko na lang din para mas malinaw sa inyo. Ang bacterial vaginosis is kapag ka naiba yung pH, yung normal pH kasi ng vagina natin, mga girls, opo, ano siya, slightly acidic. So, kapag ka nagkaroon ng deviation, so, pag naiba ng konti, pwedeng mas dumami yung mga bad
bacteria. So, meron talaga tayong good bacteria dyan. Pag nagpasan ng bad bacteria yung good bacteria, yun ang ending, bacterial vaginosis. So, ayun. Wala akong symptoms. Ang symptoms ko lang yung vaginal discharge. Siguro dahil nga chronic na rin sa akin. Kay Ju, alam ko na ganyan din ako. And basta chronic siya sa akin. So, tinatry ko ngayon yogurt. May mga nabasa ako na okay daw yung yogurt kung gusto mong umayos yung pH balance doon. Probiotics. Pero wala akong mahanap dito sa Pilipinas na mabibilan. Kung meron kayong suggestion, guys, feel free to comment down below yun. Probiotics daw. Okay din. Kaya rin ako binigyan ng doktor ko. Nung nakuha ko niya result yun na binigyan na ako ng neopenotran. Kailangan yun kasi baka yun yung reason kaya ako nagkaroon ng bleeding and kailangan magamot siya, guys. Kailangan, girls, kailangan magamot yun, yung bacterial vaginosis, lalo na sa buntis kasi pwede siyang mag-cause ng preterm labor na nangyari sa akin kay Jeya. And kaya rin ako siguro nagkaroon ng subchorionic hemorrhage kay Jeya. Meron din ako noon eh, nung first ultrasound. O nga no. Yung naiisip ko, oo nga, parang connected nga. So, ayun lang. Sana kahit paano, guys, ha, meron kayong nakuha dito. Lalo na sa mga butis and trying. Sana may napulot kayo dito sa aking video today. Dami ginagawa ni Papa Kids. Nanggigigil kay Tutoy. Ayun, oh. Ito throwback. Ay, nakakagigil talaga, so, nakita ko yung diaper ni Jojo. Nagka-cloth diaper kami nun. Hindi ko alam kung ngayon magka-cloth diaper pa rin kami. Uy, hindi ko naman naglalaban nun. Ako kaya naglalaban ako. Hindi nga ako, pero ako yung nagtatanggal ng tayo. Ayoko, mahirap nga lang. Yun lang ang struggle sa cloth diaper kailangan. But may bidet naman, madali lang yun. Ngayon lang ulit ako nakapag-lipstick. Gamit kay Ann Clutes Vlogs. Oh, diba? Fresh yan. I know. Kaputi ng ngipin ko dun, oh. Ganun pa rin ba yung ngipin ko ngayon? Parang may tinga pa pala ako. Pa, may ano, toothpick ka ba? Nakakaloka. Alam niyo, isang araw pa yun si Papa Kits nag-throwback ng mga vlogs dati. Ewan ko anong meron dyan. Sa bagay, na-entertain din ako eh. Tapos nakikita ko yung si Jun, yung baby. Diba, ang tubo-tubo. Oh my gosh. Nakaka-miss. Tapos sabi ko, oh, bakit nung first birthday niya, nagre-react siya, hindi siya, okay lang siya kahit maingay. Parang, nag-ano lang yung sa ASD niya, nagsimula lang bandang ano, 1.5, parang ganun. Mula nang lumipat kami sa ano, lumipat kami ng mas malaking unit ng condo. Ang daming prutas pala dito, ngayon lang ako bumaba eh, after ano, all these years. Kakain kami. Sabi ni baby, ramen daw. Hindi ba, mami? Hindi ba awkward na siya? Hindi sa pagkain, kapag sira pa. Hindi ba naiipit yung ano? Hindi naiipit. Hindi naman, maluwag doon. Eh, ba't mag-dress ka na lang? Eh, kasi ano? Kasi mamaya, kakain ka ng ramen, malaki ang chan mo mamaya. Eh, ngayon pa nga lang, tumpa ko niya na. Hindi ba awkward na? Hindi ba siya halata na parang ano? Sige, alis na kayo, magpo-part kami. Agawa na ng parking dito. Ihatid na lang yata tayo dapat. Kasi ayoko kasi pag parking, maglalakad ng malayo. Hindi, ikaw lang yung i-drop. Wala ka na sa entrance. Wala akong kasama. Ay, kasama si Jay. Hindi pa ako nakakaalis, pinag-uusapan nila ako. Mukha ka yung stomach ko. Mabisyo na daw. Mabisyo na daw itong batang ko. Ano na, rami na daw hinahanap ka. Grabe siya. Check ang inyong mga ano, vaccination card. Ikaw, Papa. Yung sa akin nandito na. Si Ju. Ano? Ate, ayusin mo yung upo niya. Yung vaccine. Shitbelt. Dami ko kayong vaccine. Ayaw! Pinayayabang niya yung ano. Dami ko kayong vaccine card. Ito kasi na yung kaka-ubusan ko. Bumili ako ng... Dinamihan niya na kasi nahirapan siya maghanap ng lalagyan ng vaccine card. Yabang mo ha. Talagang dala-dala niya lahat. Saan mo na mawawala? Nakakalama to si Mama Kits. Hindi ko talaga malunok yung torta kanina. Gusto ko talaga nung ano. Gusto ko talaga eh. Pero ipapaba na lang kami ni Papa para hindi ako maglalakad ng malayo. Doon lang sa may ano. Ginamala, doon sa entrance mismo. Kama na namin si Ju. Ikaw maghahabol kay Ju, ha?
kung sasama sa atin. Kasi alam mo naman yan, laging kapit kay Papa. Successful! Andito na kami sa ano, Ramen Kuroda. Ito talaga yung hinahanap kami. Yay! May ito nga pala si Tutoy eh. Nakakamiss din ng nasa labas. Yung ano yung makakita ng ibang tao maliban sa pamilya mo. Minsan kasi nakakasawa rin yung mga mukha. Ay, nandito pala yung anak ko. Nakakasawa rin kasi mga pag-umukha nila, di ba? Parang lagi nila sila yung nakikita ko. Joke lang, Ju. Wala si Ju, babe. Hindi pa kami nag-try ng ramenagi. Pero sabi ni Papa, malayo daw kasi yung ramenagi. Malayong lakad. Ito, malapit lang siya sa entrance. Sa entrance. Ayan lang, di ba? So, binabalang kami ni Papa dyan. Tapos, konting lakad lang, pupunta dito. Di ba? Sold. Naku, makikita ni Ju yung coke. Oh my. Hindi niya pinansin. Hindi niya pinansin. Oh, what's that? What's that? Hindi na makapagpigil si Patotoy. Ramen, Mama! Ayan na, may isa pa, may isa pa. Ayan o, nag-iisa tayo. Ayan. Thank you! May isa ka pa, Papa. Tigi-isa tayo. Meron din si Juho. Talagang gusto niya. Talagang ramen is life kay Juho. Yummy! First time namin mag-SM lahat. Kasama si Jaya to. Buong family. Pero alam mo guys, sa sarap talaga nakakaramen. So, flavorful. Masarap talaga. Tsaka mura lang siya, 180. Oo, okay. Pinipilit na lang. Kailangan talaga nakapikit para manamulang daw sa akin. Pikit talaga siya kumulit. Wawa. Siya pala. Makaman, let's go. Ano ka na? Masama ka ba? Bibili ako ng Dunkin' Donuts. Diyan lang sa kanto. Saan yun? Saan yun Dunkin' Donuts? Bili tayo ng munchkin. Oh, halo niyan. Wow! Uy, si Derek ko. Bil na bil niya talaga. Derek, thank you. Kasi talaga ni Derek ko. Halika na, Ju. Let's go. Ay, oo nga. Ito yung pinakabagong dahon. Tignan mo lang, baka mamaya ano nang higad. Proud na proud si Papa sa kanya. Wow, pa congratulations. Grabe. Sobrang proud ako. Sayang. Titiktok sila, sayang. Hindi ko naabutan. Grabe, kawawa naman sa Buba. Buba, akin natanggalin ko. Buba. Buba. Ay, naano na sa buntot niya ba? Grabe. Tanggalin natin. Akin natatanggalin ko. Ayun na, sa buntot na lang niya. Asa? No, pagod na kayo kagad. Ano na? Hi, Bruno. Ano na, nakikigyan na si Brittany. Bubo. Bubo. Bubo, bubo. Belly rub? Gusto mong belly rub? Belly rub? Ayun na, ayun na. Amoy-amoy na. Bubo! Belly rub, ah? Belly rub. Aha! Aha! Huli kayong dalawa dyan. What's that, Ju? Ay, ang cute naman, dinosaur. Dinosaur? Happy ka? Happy? Dinosaur? Thank you, single receipt. Bumili pala kami ng ganito nung isang araw. Nung isang araw to, Jaya, no? Yung ano, ito. Oo. Yung, ang tawag dito? Jolly Box. Ito lang yung hindi ko talaga mag-gets, yung Jolly Spaghetti. Hindi ko talaga siya mag-gets. No? Binubuksan siya, ayan. Pero, wala lang. Ang kulang lang natin si Jollibee. Asa isa? May burger to, diba? Ayun! Si Yum! Come here. Si Hetty. Hindi, si Jollibee. Jolly, Jolly! Jollibee, Jolly, Jolly! Naalala mo yun? Paulit-ulit! My gosh! Jaya! Jolly, Jolly! Jollibee, Jolly, Jolly! Jolly, Jolly! Jollibee, Jolly, Jolly!
Yung isa doon, Jaya, may ano na, may asawa na yata. Si, ala, nabasa ko lang sa ano, When in Manila nung nakaraan eh. Basta paborito ni Jaya yun dati. Hindi cartoon yun. Hindi yung cartoons. O parang ano, basta yun. Ang hirap explain eh. Basta yun siya. Ayan, kompleto pala si Juicy Jollibee lang ang wala. Ayan. Ang pinakamahirap lang ditong ginawa namin is yung pagkabit ng sticker. Hindi nga pantay-pantay yung gawa ko eh. Alam nyo ba, hindi ko tinapos yung ano, all facaded. Kasi sa totoo lang, na-stress ako. Hindi yata pwede sa buntis yun eh. Kasi nakastress siya. Okay, basta, na-stress lang ako dahil. Hanggang episode 4 or 5 lang yata kami. Ayun, meron ako natapos yung... Oh my gosh, mahaba to. The woman across the street from the girl in the window. Hindi, parang mali. The girl in the window from the woman... Basta, yun natapos. Maganda siya, kaso yung ending lang. Ayan, panoorin nyo na lang, kayo na lang bahala. Yun lang, mga na-share ko. Ayun, papahinga na rin ako guys. At ayan, pag nakainom na ako ng gamot, wala na akong energy ulit. May traumatic experience kami pagdating sa ultrasound. Malaki na siya ngayon, no? Bakit hindi na lang dun mag-office? May CBS.